guys! Hello mga kamamshi at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan saan man sulok ng mundo. Kumusta po kayo? Kung bago lang kayo dito sa channel ko, po si Mami Choco and welcome po muli dito sa aking munting kusina. Today, ang i-share ko po sa inyo ay isang masarap na Pilipino kakanin. Kadalasan po itong inihahain tuwing may special occasion po ay sapin-sapin. Kaya tara, umpisahan na po natin! Ang first step, gagawa muna tayo ng latik. Iset lang natin sa medium heat at hayaan natin kumulo ang coconut milk. Kapag namuuna ang latik at kumatas na ang langis, dahan-dahan na natin itong hahaluin. Kapag ganitong golden brown na, ready na itong latik. Sasalain lang natin ito nang ma-separate ang latik sa langis. Isunod na natin gawin ang budbod. Ibubusa lang natin ang desiccated coconut o yung sapa ng nyog. Kapag golden brown na, bubudburan lang natin ang asukal at hahaluin lang natin sandali. Para sa ating mini sapin-sapin, prepare muna natin ang silicone molds. I-grease lang natin ito ng coconut oil. Then, proceed na tayo sa next step. Sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin lang natin ang mga ingredients. Unahin na natin itong glutinous rice flour. Isunod na natin ang rice flour. Idadagdag na rin natin yung sugar. I-mix lang natin. Ngayon, pwede na nating ilagay itong coconut milk. At isasama na rin natin itong condensed milk. I-mix well lang natin hanggang sa maging smooth ang ating sapin-sapin butter. Kapag ganitong smooth na, i-divide lang natin ang butter into 3 equal parts. Para sa first layer, maglalagay lang tayo ng ube extract at violet food color. I-mix lang natin mabuti na ma-incorporate yung kulay. Para sa second layer, maglalagay tayo ng pandan extract at green food color. Yung third layer, plain lang ang gagawin natin, but if you want, you can add vanilla extract o kaya ay makapuno. Ilagay ko na itong well-greased silicone mold dito sa ating steamer. Unahin na natin ilagay itong plain butter, but make sure na gumamit kayo ng scoop para maging pantay-pantay ang ating layer. Steam lang natin for 10 to 12 minutes over medium heat. Make sure na lagyan nyo ng piece of cloth ang takip ng steamer nang hindi tuluan ng tubig ang ibabaw ng sapin-sapin. After 12 minutes, i-check muna natin ang toothpick. When it comes out clean, pwede na natin isunod yung isang kulay. Isunod na natin ilagay ang pandan flavor. Itong second layer, steam natin for 12 to 15 minutes at ganun pa rin over medium heat. Check na natin itong pandan flavor. Importante na i-check nyo kung hindi pa luto, maaaring mag-extend pa kayo ng ilang minuto. Kapag okay na itong second layer, isunod na natin ang ube flavor. Steam natin ulit for 15 to 20 minutes over medium heat. Medyo tinagalan natin dahil 3 layers na ang ating sapin-sapin. Eto, ready na ang ating sapin-sapin. Iko-continue lang natin iluto yung natitira pang butter. Papahiran lang natin ng konting coconut oil ang top ng ating sapin-sapin. I-unmold na natin. Ito po ang kinaman ng gagamit tayo ng silicone mold. Hindi po naninikit. Madali pong tanggalin ang sapin-sapin. Make sure na malinis ang kamay natin bago natin i-unmold. At ngayon, itatap na natin ang latik.
guys! Ito na ang mini version ng ating sapin-sapin. Napakasarap po itong panghimagas, lalo na kapag may special occasion. Maaari rin po itong pangregalo. At sa mga mamshi na katulad ko, idagdag nyo na po ito sa pangnegosyo recipe nyo. Tikman po muna natin. Lagyan po natin ng bunbod para mas masarap. Sakto lang yung tamis. Makunat-kunat at nakadagdag ng sarap yung latik at bunbod. Kaya guys, try nyo na rin ang recipe ng matikman nyo na rin ang masarap na mini version ng sapin-sapin. Sa lahat po ng sumusuporta dito sa aking channel, maraming salamat po. At sa nakapag-try na ng recipe, thank you po sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang recipe na ito, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching! Kain po tayo!